Ipapakita ko mga bata ang pamamaraan ng paggamit ng MS Excel. Unahin natin ang addition. Kukuhanin natin ang kabuuan o total sa iba't ibang pamamaraan. Sa Excel, maaari tayong maglagay ng teksto o mga numero o halaga. Unahin natin ang unang paraan. Ito ay sa pamamagitan ng AutoSum. Ang gagawin natin, i-drag lang natin itong mga datos. Halimbawa kay Ann, meron siyang 18, 14, 16, 19, 16. Tapos hanggang doon sa total, i-click natin yung AutoSum dahil dito natin mailalagay yung sagot sa total. Ayan, 83 ang answer. Okay, yun yung unang paraan, yung paggamit ng AutoSum. Yung ikalawang paraan naman, yung pagmano-mano, gagamit tayo ng plus sign. Maglalagay tayo ng equal sign sa unahan at ikiklik natin yung bawat cell. Halimbawa, kay Luna, yung Monday niya ay 17. Pag ikinlik natin yan, before ang pangalan niya. Tapos plus sign, C4, plus sign ulit, mano-mano itong mga bata. Plus sign, tapos F4, and then enter. So yun yung ikalawang paraan, yung mano-mano na magagamit kayo ng plus sign. Ito naman yung ikatlong paraan, equal sign, i-click nyo yung sum dahil kukunin natin yung kabuuan, kaya sum, open parenthesis, i-click nyo ito, drag nyo papunta dito sa hanggang mula B5 hanggang F5, and then close parenthesis, enter. Ngayon, kung gusto natin kuhanin yung kabuuan, pag nakita nyo yung plus, i-drag nyo lang siya at makokopya na niya yung formula. So, ganito rin to mga bata. I-drag nyo siya hanggang doon sa total, AutoSum. Yun yung pinakamadali. Tapos, kung ayaw nyo nang gawin ulit yung ganun, ulitin, i-click nyo lang itong cell at pag nakita nyo na cross, drag nyo hanggang dito. Makikita nyo na nakopya na niya yung formula at nagkaroon na rin ng sagot. Sa bawat cell naman, makikita nyo, pag-click nyo, pumupunta o nakikita sa formula bar yung bawat formula. Yan yung pagkuha ng kabuuan o sum. Ang susunod naman ay ang kung paano mag-subtract gamit ang Excel. Ang susunod naman ay subtraction. Sa pagbabawas, ikiklik nyo lang yung mga cells na gusto nyong pagbawasin. Halimbawa, itong puhunan. Halimbawa, 1,500 na puhunan. Ang gastos mo ay 975. Ikiklik mo lang kung saan mo gustong ilagay yung magiging sagot. So, dito sa cell na to, maglagay ka ng equal sign sa unahan. I-click mo yung cell na pagbabawasin mo at maglagay ka ng minus sign sa gitna. Yung B2 minus B3. Press enter. So, ito yung sagot. At makikita mo, nasa formula bar din siya. Ito yung formula. So, ganun lang kadali mag-minus. Sunod naman ay ang paano mag-multiply. May naman ay multiplication mga bata. Sa multiplication, gagamitin natin ang asterisk. Halimbawa, itong 12 eggs. So, maglagay tayo ng equal sign. 12 asterisk 7, kasi 12 eggs 7 pesos ang isa. Press enter, 84.
Yung ikalawa naman, 2 asterisk 50 pesos. So, dalawang condensed milk, 50 pesos ang isa. Enter. Ganun dito mga bata. So, dalawang cellophane asterisk 5 pesos ang isa. Ngayon dito mga bata, pakita ko sa inyo yung iba pang paraan. Kuhanin natin yung magiging answer. So, 12 na eggs equals, i-click natin itong cell na to, B9. Click nyo yung asterisk, times nyo dito sa C9. Press enter. Ganun din yun. And then, kopyahin na lang natin. Pag nakita nyo yung cross na yan, drag nyo pababa. Ayan, nakopya niya na ang formula. Mas mabilis. Kapag nais namang mag-divide ng dalawang numero, ginagamit ang slash. Halimbawa, ito. Dito natin ilagay yung magiging answer. Equals, so 60 yung presyo ng buong cup ng butter. Isulat natin yung 60 and then slash, ilan yung nagamit? 1/4. So, ilagay natin dito 4. So, 15 pesos lang yung presyo ng 1/4 cup ng butter. Dito naman, equals, so yung 1 kilo ng sugar ay 60. Slash, 1/8 lang ang nagamit mo. So, 8 ang ilalagay mo dito. Press enter. 750 lang yung 1/8 kilo ng sugar. So, ganun lang mga bata. Slash ang gagamitin kapag gusto mong mag-divide ng dalawang numero. Ngayon ay i-apply na natin kung paano gamitin addition, subtraction, multiplication at division sa Excel. Magtutuos tayo ngayon ng netong kita o tubo. Halimbawa, sa inyong negosyo na Yema Balls, magko-compute kayo sa pamamagitan ng Excel. So, itong 12 eggs, 7 pesos ang isa, equals 12. So, multiplication siya, asterisk ang gagamitin natin dito, and then enter. Ito namang condensed milk, dalawang lata, equal sign lagi, asterisk, 50 pesos ang isa, enter. Yung 1 cup ng butter, division naman tayo dito mga bata, equals, so 60 pesos ang 1 whole ng butter, 60 divided by, slash ang gagamitin natin para makapag-divide, divided by 4. Ito namang 1 kilo ng sugar equals 60 divided by 8 kasi 1/8 lang ang nagamit mo. So, 750. Maglagay tayo ng 10 pesos dito sa gas. Dalawang cellophane, so laging may equal sign, times 5 pesos ang isa. Ngayon, kuhanin na natin ang kabuuang gastos. Dito natin ilalagay ang magiging total. I-click natin ang auto sum. Ito na yung sagot. 226.50. Ngayon naman, kuhanin natin yung 20% para makita mo yung iyong netong kita o tubo. So, mga bata, ito. Equal sign, i-click natin to, yung B9 o yung 226.5, and then multiply, sa natin i-multiply sa 0.20 o 20.2, so 45.3 o 45.30. Ngayon, yung gastos plus neto, ito yung benta. Ano yung gastos mo? Ito, 226. So, maglagay tayo dito ng equal sign. I-click natin to, B9. And then, plus sign, kung mag-a-add tayo. Yung neto, ito yung neto mga bata, yung 45.30. And then, enter. So,
So 271 ang benta mo. Ayan. Ito naman yung kita. So ito na mga bata yung ating pamaraan kung paano ang pagtutuos gamit ang Excel. I-format na natin siya para maganda. Ayan. Lagyan na natin ng border. So maraming salamat mga bata. Sana ay inyong natutunan ang pamamaraan ng paggamit ng MS Excel. Salamat!